Ang tanong sa ngayon ng maraming small YouTubers na katulad ko, bakit nga ba kaliwat kanan ang nagsusulputang mga artista dito sa YouTube? In this video, alamin natin ang ilan sa mga rason kung bakit YouTuber na rin sila idol. Kung mapapansin nyo ngayon, kaliwat kanan yung nagsusulputang mga artista o kaya naman ay celebrity dito sa YouTube sa Pilipinas. Oh, meron na pala siyang YouTube channel? Oh, YouTuber na rin pala to. Kaya marami sa mga small YouTubers na katulad ko na normal na tao lang ang medyo nagtatanong at may agam-agam. Meron ding mga naiinis kasi nahihirapan na nga magpalaki ng channel tapos sasabayan pa ng mga artista. Sumabay pa tong mga to, eh hirap na nga akong kabibidyo ka-e-edit. Kung bagong YouTuber ka pa lang, lalo na kung nagbabala ka pa lang magsimula ng sarili mong YouTube channel, ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi ka dapat panghinaan ng loob at kung bakit hindi mo dapat kainisan ng mga artista o celebrity na pumapasok na rin sa YouTube. Ito ang limang sikreto kung bakit YouTuber na rin sila idol. Number 1, no entry. Wala naman sinabi si YouTube na hindi ka po pwedeng maging YouTuber kapag celebrity ka. O bawal to, artista to. Isa pa to, hindi po pwede, sikat yan. O ito pwede to, hindi to kilala. Doon tayo sa mga normal na tao. Alam nyo, sa totoo lang, pabor pa nga sa kanila yon. Alam nyo kung bakit. Imbis na sa TV o sa teleserye mo panoorin si idol, eh sa YouTube ka naman nanonood. Mas marami kang mapapanood kay idol, lalong-lalo na yung mga personal life nila. At dahil doon, mas marami kang ads na makikita. Sige, panoorin mo yan si idol mo. Pero bago tayo mag-start, panoorin mo muna itong dalawang ads na yan magkasunod, ha? Pagkatapos mo dyan sa video yan, ito naman next mo. O ito pa isang ad, 30 seconds yan, hindi mo pwede skip. Kaya okay lang yan, huwag ka na mainis. Ika nga nila, the more, the manier. Number 2, spotlight. Tanggapin mo na, meron silang advantage. At alam nila yan, dahil madalas sila nakaharap sa camera at sa harap ng maraming tao habang umaacting o nagsasalita. O, ready na ba yung sasabog? O, tahimik na, start na tayo. O, ito tandaan mo, pag sumabog, doon ka tatakbo. Hindi ba ako tatamaan yan, Direk? Hindi ka tatamaan yan, basta doon ka tumakbo. Okay, sige po. Doon ako tatakbo. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Marami sa kanila hindi naman nag-artista ng isang araw tapos kinabukasan, sikat na. Marami sa kanila ilang taon ang ginugol, pagod puyat, dugot pawis ang pinuhunan at nagpakabihasa para makilala at magustuhan ng tao. Tignan mo nga naman to, isang video lang ang in-upload, may silver play button na agad. Number 3, easy mode. Hindi lingid sa kaalaman ng tao na ang mga artista o celebrities ay malaki ang kinikita sa trabaho nila. At pagpasok nila sa YouTube ay hindi na nila na-experience yung ilan sa mga struggles ng isang normal na YouTuber. Tulad halimbawa ng pagkakaroon ng mga kalidad na equipment o yung isang camera, dyan mo lang sa gitna, ha? Tutok mo lang sa akin, huwag ka masyado gagalaw. Yung isa dito rin sa akin pero susundan mo ako, ha? Kahit saan ako magpunta, habulin mo ako, okay? Yung camera naman na yan, zoom mo sa mukha ko o kaya sa kamay ko, ha? Para maramdaman nila yung closeness. Ha? Meron pang isa? Teka, sandali. O sige, yung isa, ganito gawin mo. Kunan mo sila habang kinukunan ako para meron tayong behind the scenes, ha? Sayang din yan, upload din yan. Hindi lang kalidad na equipment ang kaya nilang bilhin. Kaya rin nila mag-hire ng mga tao tulad ng sariling cameraman, magagaling na video editors, at social media experts. Para kahit saang parte ka pa ng mundo, kahit anong social media platform pa yung ginagamit mo, kahit hanggang ngayon nasa Friendster ka pa rin, sisiguraduhin nilang makikita at makikita mo na may YouTube channel sila. Ah, ilan ilaw natin? 5. Okay, ganito gawin natin. Yung isa, dito sa harap. Okay? Yung isa dito sa kabila. Tapos yung isa dito naman sa gilid. Okay? Yung isa, pwede ba yan dito sa taas? Ha? O sige, dito mo yan lagay sa ibabaw. Okay, meron pang isa. Meron na sa harap, sa gilid, sa taas. O sige, lagay mo sa likod para kitang-kita talaga ako. O, okay na ba yan? Hindi ba masyado maliwanag? Pero para sa akin, wala namang masama sa ginagawa nila. Kahit ako mismo, kung may budget lang ako para bumili ng mga kalidad na equipment na kakailanganin ko, bibili ako. Kung may pang-hire ako ng video editor o kaya cameraman, sigurado mag-hire ako. Kahit siguro yung magsusulat at mag-iisip ng content na gagawin ko, mag-hire ako kung meron. Para mas marami akong oras at mas marami akong magawa. Alam mo, simplihan na lang natin. Kaya ka nga bumili ng cellphone para kung may gusto ka itanong kay jowa mo na nasa malayong lugar, eh hindi ka na kukuha ng papel at ballpen. Hindi ka na bibili ng sobre sa tindahan. Hindi ka na pupunta sa post office para maipadala at para matanggap ni shuta mo yung pinadala mong sulat at mabasa niya yung tinanong mong kumain ka na ba? O di ba mas madali? Isang text lang, okay na? Parang ganito lang yan. Iisang video game lang yung nilalaro natin na kung tawagin na YouTube. Yun nga lang sila nasa easy mode at tayo naman eh nasa kung may mas mahirap pa sa hard mode, malamang nandun tayo. Number 4, work, 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 money, money, money. Just in case hindi mo pa alam, pwede mo na rin gawin
gawing career ang pagiging isang YouTuber. Kaya nga kinareer na ng maraming artista ang pag-YouTube. Dahil pwede mo ito pagkunan ng extra income. At eventually, ito na ang magiging main source of income mo. Anak, ano bang gusto mo paglaki mo? Tay, gusto ko po sana maging vlogger. Ewan ko lang ha, pero sa palagay ko, di hamak na mas madali para sa kanila gumawa ng video sa YouTube kaysa bumida sa isang teleserye o kaya sitcom. Mapa TV man yan o pelikula. Alam niyo ba kung bakit? Hindi na nila kailangan magkabisa ng mahahabang script. Hindi na nila kailangan magpuyat sa trabaho. Hindi na nila kailangan pakisamahan yung mga kapwa nilang artista na hindi nila feel kasi masama ugali. At higit sa lahat, hawak nila sarili nilang oras. Oh, pare, kamusta? Ano ginagawa mo ngayon? Vlogger na ako, pre. Check mo yung channel ko sa YouTube, ha? Vlogger? Ano? Mag-vlog-vlog ka na lang? Nako, tigil mo na yan, pre. Lalo na ngayon, ang daming artista sa YouTube. Wala kang pag-asa dyan. Ay, hindi, pre. Ito, hindi ka naman mabiro, eh. Nagpaplano pa lang naman ako, wala pa nga akong channel eh. Alam nyo, hindi may iwasan na may makakausap kang tao. Minsan kamag-anak o kaya kaibigan, lalo na kapag minalas-malas ka. Alam mo, hindi naman nila direktang sinasabi, pero mararamdaman mong minamaliit nila yung ginagawa mo. Pero kung gusto mo talaga pumasok sa YouTube, sige, tuloy mo lang. Hindi mo kailangan pakinggan kung ano man yung mga sinasabi nila. Huwag na huwag mo ikahiya ang pagiging YouTuber. Aba, extra income din yan. Ang importante, wala kang nilalamangan o taong tinatapakan. Bigyan mo ng isa, dalawa, tatlong taon, sigurado manonood din sila. Or much better, may sarili na rin silang YouTube channel. Tulad nga ng sinabi ko kanina, the more, the manier. Number 5, freedom. Sa madaling salita, buhay nila yan kaya wala tayong pakialam. Gusto nila mag-YouTube, yamo sila. Imbis na mainis ka, panoorin mo na lang sila kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, di wag. Tulad ko, may mga artista akong pinapanood sa YouTube. At ang isa sa mga madalas kong panoorin ay si Alex Gonzaga. Bakit hindi mo siya panoorin? Minsan ka na lang makakita ng magandang artista na kolokoy. Alam mo, feeling ko sobrang rare na nun. Kung aalokin niya ako mag-collab, oo, kagad ako. Malamang nanginginig pa. Yun nga lang, baka mas starstruck ako tapos hindi na ako makapagsalita. So malamang walang kwenta ako doon sa collab namin. Huwag nyo kalimutan na marami rin hindi naman artista, mga artistahin lang pero nakabuo ng karir sa YouTube. Tulad nila Lloyd Gadena, Kong TV, sila Jamil, meron pang isa, si Mimiya. Yun, aliw na aliw ako doon. Ilan lang sila sa mga pinapanood ko sa YouTube na hindi naman artista. Pero di ba, nagawa nila? Hindi naman sila artista pero bakit binabalik-balikan sila at pinapanood ng tao? Dahil may nakita ang mga tao na unique sa personality nila na hindi nila makikita sa mga artista na nasa YouTube ngayon. Kaya dear non-celebrity YouTubers, kung isa ka sa mga naiinis sa pagpasok ng mga artista dito sa YouTube sa Pilipinas, at kung feeling mo ay unfair para sa mga hindi naman kilala na nasa YouTube, well, guess what? Life's unfair. Di sana lahat tayo mayayaman. Lahat sana tayo genius. Lahat sana tayo matangkad. Alam nyo, yung iba hindi naman katangkaran pero may itsura naman, which is perfectly fine. Hindi lang talaga pare-pareho yung daan na tinatahak natin. Ang importante siguro, huwag ka lang ihinto sa pagakbang. Huwag mo na isipin kung saan sila nakakalamang. Mag-focus ka na lang kung saan mo pa pwede galingan. Besides, hindi naman to pabilisan. Ang tunay na tanong dito, kung gaano mo ka gusto maabot yung pangarap mo. Oo, may mga artista na nag-upload lang ng isang video, naka 100,000 subscribers kagad. Sila yun eh. Pero kung makuha mo yung silver play button after ng 100, 200, o kahit na 500 videos, alam mo, tingin ko mas masarap sa pakiramdam. Mas makabuluhan. Tulad ko, halos 2 taon na ako sa YouTube. Well, hindi naman dire-diretso dahil minsan nakakamiss ako ng 1-2 buwan. Pero hanggat kaya gawa ng paraan, mag-upload ako ng video. So sa loob ng halos 2 taon, yun, awa naman ng Diyos, hindi pa rin tayo monetize. Pero nakaramdam ba ako ng pagod? Naisip ko ba minsan na sumuko na lang? Pumasok ba minsan sa isip ko na itigil na lang kasi wala naman ako napapala? Oo naman, tao lang din naman tayo. Hindi ko na malayan na ang tagal ko na palang nakatingin sa baba. Biruin mo, gabi-gabi ka mag-iisip kung anong gagawin mo. Nagpupuwet ka sa pagsusulat at pag-i-edit ng videos na i-upload mo. Kaya lang yung subscribers ko hindi na dadagdagan. Yung views ko ang nanonood di ilan. Pero simula nung tumingin ako sa taas, doon ko naalala na pinagdasal ko pa nga to bago ako mag-start. Kung sa iba na pagtripan lang nilang gumawa at mag-upload ng video sa YouTube, ako hindi. Naaalala ko hiningi ko pa to ng sign kung itutuloy ko o hindi. Nung tumingala ako, doon ko naalala kung bakit ko siya sinimulan. Yung tunay na dahilan, 'di ba? Minsan siguro kailangan mo talagang madapa dahil doon mo lang malalaman kung umuusad ka. Pagpagin mo lang yung mga lupa sa kamay at tuhod mo. Tumayo ka lang tapos simulan mo ulit maglakad. Huwag mo isipin yung bilang ng views o yung subscribers kung ilan. Ang isipin mo yung dahilan kung bakit mo siya sinimulan.